So this question comes from Rebecca Lee. So tanong niya, Sir Carl, yung problem ko ngayon is yung dalawang leader ko mag-shota kasi sila. Nadadamay po kasi yung business. Unethical kasi yung BF niya pag nag-prospect at acne pa. Ano ba dapat kong gawin as a leader? About business lang po ba yung dapat ko i-advise at wag sa personal life nila? This is a great question. So, similar question dun sa about dun sa na-inlove ka. Meron akong sinagutan na about dun. Pero, mas detailed to eh. So, yun. Ang may suggest ko bilang leader, okay, Rebecca, is huwag mong pakialaman yung ano nila na yun, yung personal life nila na yun. Tama ka, about sa business na lang yung pag-usapan nyo. Unless, is magbigay sila ng permission sa'yo na magbigay ka ng advice sa kanila. Kumbaga may permission ka, kasi even though upline ka, even though leader ka, kasi kung hindi naman sila open sa advice mo at ayaw naman nila, hindi naman nila hinihingi yung advice or suggestion mo, magiging conflict lang yan. Magkakaroon lang kayo ng problema. No, possible na pag-awayan nyo pa yan nung dalawang member mo na yon na magshota. So para sa akin ganun, hindi kasi nga ako, ayoko kasi, dati kasi ginagawa ko yun eh, yung hili kong mangialam ng buhay ng may buhay na hindi ko naman dapat pakialaman. Pero para sa akin kasi ganun, hindi ako mangingialam sa kanila. Unless then, another thing is kapag naaapektuhan na yung mga members sa ilalim nila na active na humahataw ng maayos, kapag naaapektuhan yun, talagang hindi na ako papayag pag ganun. So, kakausapin ko, kukumprontahin ko na talaga. Pero, hindi ko sila aawayin, no? Pag sinabi kong confrontation is yung healthy confrontation na ang goal ay maayos yung problema. So, kakausapin ko sila, sasabihin ko sa kanila na nadadamay na yung business, naapektuhan yung mga members, ano ba yung nagiging problema, ayusin natin to. So, kung ano naman, kung sakali man na maging open sila, na sige, ayusin natin, then, yun, pwede ka na magbigay ng mga suggestion, pwede ka na magbigay ng advice. Pero kung ayaw nila, wala sila pakialam kasi nabanggit mo dito yung boyfriend niya is acne, di ba? Kung ganun, kung ma-pride, edi wag mo nang pakialaman, advisean mo na lang yung mga tao sa ilalim niyo, mga members nila na ganun yung sitwasyon. Sabihan mo na lang yung mga members na ganito yung sitwasyon. Eh, kasi ganito yung, ano, trinay ko silang kausapin, pero ganun yung response nila, ayaw nila, ganito ganyan. So, focus na lang tayo sa production natin. Ganun lang. Na hindi ko sila sisiraan. Diba? Huwag kayong makikinig sa mga yun, mga unethical na ganun. Hindi naman, wag naman ganun. Diba na, iba-bypass mo sila, even though unethical sila, wag naman ganun. Ipaiunawa mo na lang dun sa mga members mo yung sitwasyon na ganito yung nangyari, trinay ko sila kausapin, ayaw nila. Pero mag-focus na lang tayo sa production natin. Huwag na natin problemahin yung mga bagay na hindi natin problema. Hindi naman, bilang mga members na, bilang downlines nila, hindi nyo naman problema yung problema ng uplines nyo eh. Diba? As long as hindi naman naapektuhan yung business, ganito, ganyan. Or kung kayo is naapektuhan na, iwasan nyo na lang. Iwasan nyo na lang, pansamantala. Hanggat hindi sila nagiging okay, iwasan nyo na lang. So, yun lang yung may advice ko pa regarding dyan. Another thing na pwede mo rin gawin is humingi ka ng power sa upline, sa mas upline. Dun sa upline na pinakikinggan. Kung hindi ka pinakikinggan yung nung lalaki, nung boyfriend, kung sino man yan, hindi ka niya pinakikinggan kasi acne siya or whatever, sigurado ako meron kayong mas upline na pinakikinggan niya, dun ka humingi ng tulong. Kasi I'm sure na pag sinabi mo na upline, itong downline ko kasi hindi nakikinig sa akin, eh naaapektuhan na yung mga downline sa problema nilang magjowa, eh trinay ko solusyonan ng ayaw nila eh. Sigurado ako, magbe-beast mode yun. Magbe-beast mode yun na confrontahin niya rin yung ano yung member mo na yun na ayaw makinig. So kung ano man yung maging sitwasyon, posible na sabihin nila na ano, sumbungero ka, wala ka na dapat pakialam dun. Eh, naapektuhan yung negosyo ko eh. Ayaw niyong makinig. Ayaw niyong resolbahan. Tinatry ko kausapin, ayaw niyong makinig. Sasumbong ko talaga kayo. Di ba? Wala na akong pakialam kung anong iisipin o sasabihin niyo sa akin. Kasi wala naman talaga dapat. So, kailangan ma-adapt nyo yung gano'n na personality. Kasi ginagawa mo naman kung ano yung tama. Ginagawa mo naman kung ano yung makakasolve dun sa problem. Kasi nadadami yung members. Buti sana kung sila lang eh. Kung sila lang ang nagkakaroon ng problema at hindi naman nadadami yung mga members, hindi naman naapektuhan, eh bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Yun sa akin, ganun din. Ganun rin sinasabi ko sa mga leaders ko. Kung nagkakaroon ng mga problema, wag nyo lang idadama yung grupo. No? Kung kailangan nyo ng tulong ko, kailangan nyo ng suggestion, advice, o tulong ko, sabihan nyo lang ako. Basta wag lang yung problema nyo, wag lang madadama yung grupo. Kasi ako may mga personal din ako na problema sa buhay ko. Hindi ko kayo dinadama ko ba kayo? Diba? Hindi naman. So, wag nyo rin gagawin sa mga members. Wag nyo rin silang idadama. Kapag merong problem, solusyonan nyo yan. Bilang leader, solusyonan mo yan.
Diba? So na nabuild ko kasi ganun na culture sa amin, kaya ganun. Hindi ako nangingialam hanggat hindi na dadama yung team, hindi na apektuhan yung pangalan o reputasyon o yung mga tao sa within the team, hindi ako mangingialam. Okay, solusyonan niyo yung problema. Pero pag nadami na, doon ako magbi-beast mode. Yeah, doon ko na sila kukonfrontahin at doon ko na aayusin o re-resolutionan. Once again, ang goal ng confrontation is to have resolution. Magkaroon ng solusyon yung problema, hindi makipagtalo, makipag-away, makipagpataasan ng pride. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong ni... Palagi ko na lang nakakalimutan ko sino yung nagtatanong. So I hope nasagutan ko yung tanong ni Rebecca. So, yun yung sagot ko dito sa tanong. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.